Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa ating pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes sa 21st linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa lahat ng intensyon ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya sa bansang Hong Kong. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako'y hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalig batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayon hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalunuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na dibadista sa daigdig na ito?
ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinilalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudeo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristo'y ipinako sa krus. Isang katitisuran sa mga Hudeo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudeo at Griyego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala niyang kahinaan ng Diyos ay lakas kaysa higit sa kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang Kanyang ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa, ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili, dumating ang lalaking ikakasal.
Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Alam po ba ninyo kung kailan kayo papasok sa langit? Baka ho may nakakaalam sa inyo. Sabihan niyo ako at baka itatanong ko rin kung kailan ako papasok ng langit. Mga minamahal, walang sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan, kung paano, at madalas, hindi ko alam kung ito'y totoo rin sa inyo, madalas marami sa mga tao natatakot sa kamatayan. Eh kaso, hindi naman ho tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo mamamatay. Wala naman hong nakakapunta ng langit na hindi namamatay. Kaya unang paalaala sa inyo at sa ating lahat, abay paghandaan po ang kamatayan. Ang sabi ng maraming matatanda, Father, hindi ho magandang pag-usapan ang kamatayan. Ay kailan niyo ho paghahandaan ng kamatayan? Dahil tanging sa kamatayan, magkakaroon ng pagkakataong makapasok ng langit. Pero, tanging sa kamatayan din, malalaman kung hindi sa langit pupunta. Lahat ng nakakarating sa langit at sa impyerno, namamatay muna. Ang una kong paanyaya sa ating lahat, huwag niyo hong katakutan ng kamatayan, sapagkat yan ay mangyayari. Ang tanong, kung kailan, yun ang hindi natin alam. Kaya ang paalaala ng mabuting balita, maging handa. Tulad ng limang matatalinong dalaga, sa kanilang kahandaan, sapagkat hindi alam kung kailan dadating ang lalaking ikakasal, nagbaon sila ng ekstrang langis. Ano pong ekstrang langis ang baon natin? Alam niyo po ba kung anong langis na pinag-uusapan sa ating panahon ngayon? Ang langis na pinag-uusapan ay di ang gawang kabutihan. Sapagkat nag-iisa ang pamamaraan upang mapaghandaan ang langit. Maging mabuti, maging mabait. Ngayon, ang tanong sa sarili, mabait ba ako? Itanong ho natin lahat yon. Mabait ba tayo? Dahil walang hindi mabait na nakapupunta ng langit. At ang buhay na ito ay paghahanda para doon. Kaya ibinigay sa atin ang buhay dito sa lupa upang mapaghandaan ang tunay na buhay sa langit. Kaya po araw-araw, tanungin natin ang ating sarili, umuulad ba ako sa kabaitan? Ay ang masama ho nito, ay kapag tayo habang tumatanda, ay pataray, padamot, pasama ang ugali, magagalitin, ay siya. Huwag ko kayo mag-alala. At ito'y tanong ko rin sa aking sarili. Para mapaghandaan ang langit, maging mabuti. Mahirap po ito, pero posible.
unti-unting magpatawad, palalimin ang pagmamahal, unti-unting umunawa. Ngayong mahirap sa atin, yung mga taong nakapaligid sa atin, ang dahilan ng ating pagiging magagalitin. Kaya ang dasalin natin sa Panginoon at ang hilingin, Panginoon, bahaginan niyo po ako ng kabutihan. At yung mga taong nakapaligid, yung inyong makukulit na apo, yung inyong mga pasaway na anak, yung inyong mga pakialamerang kapitbahay, yan ay paalaala upang malaman mo kung hanggang saan ang iyong kabaitan. Yung sa kabila ng mga taong parang pumipilit sa iyong hindi maging mabuti, pipiliin mo pa rin ang maging mabait. Yun ang hamon ng buhay na ito. At yun ang ating paghahanda para sa langit na darating. Mga minamahal, sabi po ng Aral Batanggenyo, number 723, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, langit na rin ang puso ng sino mang pinananahana ng Diyos. Kapag puno ka ng pagmamahal, ibig sabihin na sa iyo ang Diyos. Kapag puno ka ng pagpapatawad, ng kabaitan at kabutihan, ibig sabihin na sa iyo ang Diyos. At ito ang langit. Kaya nga po dasalin natin at hingin natin kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bahaginan mo po ako ng iyong pagmamahal upang ako'y maging mabuti, maging mabait sa lahat ng tao bilang aking paghahanda sa langit na darating pagkatapos ng kamatayan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukupkop, pakundangan sa isang pagpalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Kaya, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal,
banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagbubukay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mo, manang na siyang nagmulat sa bulag, sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ang
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya
at pambansang-dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin at pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bukas po, 31 ng Agosto, ay darating dito sa atin ang mahal na Birhen ng Loreto para sa kanilang dalaw Loreto sa Luzon. Siya po'y darating ng alas 11 ng umaga at aalis hanggang September 7 pagkatapos ng misa ng alas 7 ng umaga. Ang mahal na Birhen po ng Loreto ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila at siyang pintakasi o patrona ng sunog at ng mga sakuna. Kayo po'y inaanyayahan sa pang-araw-araw na gawain ng kanyang pagbisita upang mapalalim ang ating pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. At ikatlo, aming ipinagbibigay alam ang ating pong healing bundle. Kapiyo healing bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng healing bundle ay may halo at patak ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging dahilan at paraan ng healing bundle upang tayo'y laging mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ni Padre Pio. Maraming salamat sa inyong lahat. Amin ding ipinagbibigay alam na tuwing alas 6 ng gabi, tayo ay merong holy hour, banal na oras sa ating Chapel of Reconciliation,
Lunes hanggang Sabado at alas 7 naman kung araw ng Linggo. Amin pong inaasahang inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, at mga healing bundle, gayon din ang mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ang Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, gawing langit ang buhay dito sa lupa. Salamat sa Diyos.